ako po ay susubok na maging barbero. Wow! Kung papaano po gumupit, pati pagugupit, papasukin ko ng racket. Wala eh, mahinang kita eh. Tag-tag kita para pagdating ko na Maynila, pwede na ako manggupit sa mga kasamahan ko dyan sa TV5. Pero sumpo lang ko. Okay ba ito? Ano ba klase kailangan ng gupit mo, Manong, ha? Ayan, ha? Now, ng clip. Paglagay ng clip, pupunas-punasan muna yan. Yan yun. Tapos, ang susunod yan, para hindi maging map-tip kapag lupitan na. No. Okay. Next, ito na ngayon. Ang gunting. Oh, no! Kailangan tumitit. Ayan. Ha? Kailangan meron kang makapa, ha? Yung sumusobra-sobra. Oh, no! Pasensya ka na, Manong, ha? At kung babae sa'yo, pag hindi naging maganda, wala ata akong magupit-kupit dito. Ha? Huwag diba, Manong? Aha! Ay, sir, sir. Ay, dapat muna natin yan. Hindi, joke lang po yun. Actually, ako po magpapagupit. Si ang barbero, gugupitan niya ako. Kaya nga dalawang salamin, para yung isa, naka-steady yan, tapos yung pangalawa, dito ko sa likod. Si Manong po, siya yung nagugupit sa akin since na dumating kami rito. Pang-anim na beses niya na po akong nagupitan. Pero ako po ang nagsasabi sa kanya kung anong style. Madali si Manong matuto sa gusto ko. Nagkakaintindihan po kami. Yung gusto kong tabas, yung gaano kahaba, gaano karami, gaano kakunti lang ang tatanggalin. Tulad yan, instruction. Manong, mag-uumpisa tayo dyan, ha? Pag ganun siya, kuha rito. Si Manong dati, hindi po siya kalbo. Manong, paano ka naging kalbo? Kapok na ako, sir, kaya kinalbo ko na lang. Naglalagas. Bakit ito naglalagas? Sabi niya, sir, stress. Si Manong, mura to. Tuwing punta niya rito, binabayaran ko siya ng 2.5. Pero, ilang kami, Manong, nagpapagupit sa'yo? Mahigit 10 po, sir. 11, kuminsan 12, ngayon 15. Kasi ako, tapos yung mga driver, security, si Ralph, si attorney, so, maabot po ng 15 heads. Kuminsan wala, minsan 15. Pero 2.5 talaga naka-fix. Anong oras ka dumating dito, Manong? Nag-umpisa ako ng alas 10. So, kung alas 10 ka nag-umpisa, hindi ka abot ng 11? Pang last na po kayo, sir, nagugupitan ko. At ang oras ngayon ay 7 o'clock. Mag-dinner ka muna, Manong. Tapos ako, malis, ano? Pwede, sir. Si Manong, dati siyang tricycle driver. Nung nagkaroon ng ECQ, wala eh. Yung mga tricycle driver na wala ng kita, hindi makapasada, buti na lang naisipan niyang mag-sideline ito. Pero dati naman siya nagugupit eh. 20 years na po akong barbero. Ilang po yung anak niyo, Manong? Dalawang babae lang, sir. 19 years old, saka 17. Si Mrs. 40 po. Kayo po, ilang taon? 42 na po ako noong May 3 lang. Paano kayo nakikilala, Mrs.? Sa pagpapasada po. Wow! Ah, okay. Basta driver, sweet lover! Ayan. Paano yun? Nadadaanan ko lang po sa palengke na madalas. Oh, tapos? Kinindatan ko lang. Kinindatan mo! Okay. Hindi pa lang mga tricycle driver, laber na laber. Anong trabaho ni Mrs. noon? Sales lady po. Ano yun? Pamatay na kindat. Pag kindat mo, nagkagusto sa'yo. Ang umiti, araw-araw ko na siyang pinapansin tuwing dumana ko sa pwesto nila. Eh, saan kayo unang nag-good time? Sa resort, sir. Dito lang. Sa Bella Resort. Resort. De, total, asawa naman lang kayo, Manong. Eh, oh. Ayun. At ngayon, Manong, tapos nung nagpakasal na kayo? Kalipas ng mga ilang buwan lang, sir. June kami nagkakilala, December na kami nagpakasal. Ako naman ang unang naging kursonada niya. Oh! First boyfriend, kumbaga. Uy, first boyfriend! Ibig sabihin, virgin niya nakuha si Mrs. May iba ko nga palang usapan, Manong. Ang balita ko, karamihan ng mga customer mo, nakakalbo na. Oh, no!
Katulad yan, yung si Rod, kalbo. Baka may ano yun, may sumpa yung gunting nyo. Baka bandang huli, abanda ako, maging kalbo, naging ganon. Nasa lahi daw yata yun, sir, kaya nakakalbo ako. So ngayon, Manong, anong plano pagkatapos itong ECQ? Tuloy ulit, sir, magpasada ng tricycle habang naghihintay ng mga tawag ng mga magpapaservice. Ah, so doble, ha? So tricycle driver, barbero. Opo. Ansipag niya po. Eh di, Manong, meron ka na napatayo na mansyon. Hindi naman mansyon, sir, pero may konkreto naman na kaming bahay dahil lang po sa paggugupit. Saan pa mas malakas, Manong? Yung paggugupit o pagta-tricycle driver? Paggugupit, sir. Hindi nga. Oo, sir, malakas kumita sa paggugupit. Lalo na, sir, kung puro big time ang home service tulad po ninyo. Binabola ko nito ni Manong. Magkano bang kinikita ng isang tricycle isang araw? 500 araw-araw. Ikaw mayari ng tricycle mo o? Sarili ko po, sir. Eh, paggupit? Paggupit, sir. Lalo na kung big time, baka isang gupit lang, 1,000 na ibibigay. Wow! Lalo na kung magpa-massage, magpa-ahit. Oh. Eh, ganun, kung sir, kung magpa-massage ako ngayon, dagdagan ko ng 1,000 sa 3,500. 3,500 na, sir, ah. Okay na ba sa yon? Oo, oh, masaya na ako, sir. Pero kung pagsamay mo ng tricycle sa kagupit? Mas lalo na, sir. Ah. Saan ka natuto maggupit? Lolo ko manggugupit, tatay ko manggugupit. Nung mag-asawa na kami kay Mrs., nag-steady na po ako sa barbershop. Kung bibilangin mo, tansya mo lang, ilang ulo na ang nagupitan mo? Baka hindi lang 500 na, sir. Anong klaseng ulo ba ang madaling gupitan at yung ulo na mahirap gupitan? Kung sa madalian po, pantay suklay, kasi po iisang size lang po yung gagamitin mo na gamit ng guide sa razor. Kung army cut po, medyo mahirap po yun, matagal po yun. Paiba-ibang size, may maliit, may mahaba, ganun po. Ito, kwentong barbero lang, ha? Kasama ka dito, Ara. Apo. Hello po! Wow! Sinong mas mataas? Presidente o barbero? Ikaw, Ara. Ano po, sir? Barbero. Kasi, kunyari si President po yung gugupitan, umuupo. Mataas na po ngayon si Barbero. Oh, pwede rin. Siguro ang tanong ko, dadagdag ko, sino ang mas makapangyarihan? Presidente o Barbero? Barbero. Bakit? Baka po kalbo yung bigla si President. Sabihin ko sa inyo kung bakit ang sagot Barbero, ha? Sample. Kunyari akong Barbero. Ba? To. Hawak ko. Siya Presidente. Yoko! Sabingi! Sumusunod. Sabingi! Ganon. Barbero. Ibig sabihin, susunod ang presidente sa utos ng barbero kung gusto niya maging maganda ang tabas ng buhok niya. Kwentong barbero. Manong, ikaw naman, ano bang kwentong barbero na pwede mo maibahagi sa amin, Manong? Meron po kasi yung nagsabi na ako na ang uunahin mo. Yun ang sabi po ng magpapagupit. Oh. Bata ako ni Mayor. Sir, dinagulat na ako, sir. Kinilabutan na ako. Baka magsumpong ka, Mayor. Kaya nga, sir. Oh. Eh sabi ko naman, sir, di iwanan mo na yung ulo mo, sir, para gugupitan ko. Ganun ba? Okay, yung mga isda, saan sila nagbabangko yung kanilang mga pera? Hindi ko pa narinig yung kwento na yun, sir. Hindi. E di sa river bank. Diba? Merong paligsahan, parang Olympics yun, marami silang contestant. Hanggang sa 4 na lang ang natira. Ang involved ay American, Inglaterra, Japanese, sumunod Pilipino. 4 lang. Mamimili ka, gagamit ka ng samurai, espada, o gulok. Aba, siyempre, nauna yung si Americano. Sabi, Americano, anong gusto mong gagawin? Sabi ni Americano, hagis ka dyan ng ano, mansanas. Hinagis yung mansanas ng referee. Paghagis na mansanas, gumanon yung Americano. Pak! Bagsak yung mansanas. Na-slice, palakpakan yung mga tao. Magaling, sir. Sabi nung sa Inglaterra, walang sinabi yan. Ako, grapes. Maliit yan, sir, yung grapes. Yes, espada rin ang ginamit niya. Hagis yung grapes. Gumanon yung Inglaterra. Tak, tak. Nahati sa 4 na beses yung grapes. Sabi ngayon nung Hapon. Oh, no. Me, very good. You, no good. Me, Japanese. Close eyes. Gulat yung mga tao. Sabi ni Japanese, pakawalan ang bangaw.
pakawala silang bangaw. Minipad mo, oh, gumalan yung hapon. Tsak-tsak! Naputo sa apat yung bangaw. Sabi nila, naku, patay na to. Wala lang pag-asa tong Pilipino. Sabi nung mga judges, ano Pinoy, wala lang liliit pa dyan sa bangaw. Hinati sa apat, ikaw anong hatiin mo? Sabi nung Pinoy, wala kang bilip sa Pilipino eh. May toothpick pa? Kaya ano gagawin mo? Akin na yung bolo. Ngayon, gumanon siya. Meron siya na huli ng lamok. Mas malit sa bangaw. Pinilipad niya, di lumilipad-lipad. Gumanon siya. Pa, pa. Eh, lumilipad pa rin. Sabi ng mga tao, boo. Alam ang sagot niya? Masyado kayong mapagmata sa Pilipino. Yung lamok na yan, lalaki yan. Hindi na mga nganak yan. Yung ari ng lamok. Naputo niya ng apat na beses. Pagunod, tak-tak. Rentong barbero. Aeroplano, magka-crash yung aeroplano. Kailangan, dahil mabigat, diniskarga lahat ng mga gamit. Nadiskarga na, mga upuan, lahat na. Pero sabi ng piloto, kulang pa rin. Kailangan magdiskarga ng limang pasahero. Pag nadiskarga ang lima, babalansin na. Una, yung Amerikano, long live America! Pa! Palakpakan yung mga tao. Gumaan ganang kunting aeroplano, gumaan ganang aeroplano. Sumunod, sabi ng Hapon, Kurabansai! Arigato! Pa! Oo, gaganong ganang aeroplano, palakpakan yung mga tao. Tapos, pasok ngayon yung Chinese. Kwa ID! Pa! Gumaan ganang aeroplano, palakpakan! Pang-apat, nag-volunteer yung Inglaterra. Long live England! Gumaan ganang kunting aeroplano. Isa na lang ngayon. Anong nangyari? Tumayo yung Indian. In the name of India, tayo din Pilipino. Kasi sabi ng mga tropa niya, pre, papalugi ka ba niya sa Bombay? Eh, Pilipino tayo, kailangan sikat tayo. Siyempre, yung Indian, gusto magpakabayani. Sabi ng Pinoy, hindi, huwag kang palugi sa Indian. In the name of the Philippines. So, nakatayo siya ng dalawa sa pinto. Sabi ng Pilipino, no, me. Sumigaw siya, mabuhay ang Pilipino! Pa! Gumano ng aeroplano. Boo! Eh, bakit nagbuo? Hindi niya alam? Sirep. Kaya nagbo, kasi sa pinto yon. Ang ginawa nitong Pinoy, mabuhay ang Pilipino, sabay tadyak na doon sa Bombay. Pok! Yung Bombay na unog. Mano, mas marami pa ako lang na kwentong barbero dito. Yan po muna ang kwentong barbero. Sana po napasaya ko kayo habang ginugupitan ako ni Manong. Okay? Hanggang sa susunod. Mabuhay tayo mga Pilipino! Mm-hmm. Anong tingin mo? Oh, mas cool. Sige. Galing natin, Manong. Makati. Naligo na ako. Tip. Maganda raw eh. Wow. Salamat, sir. Okay. Ayan po. Gupit niya. Okay. Tapos na kami. At Manong. Salamat. Salamat, sir.